Hey guys, magandang araw at magandang gabi sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. And don't forget to subscribe and click the button bell para updated sa mga susunod na video. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship. Ang topic pala natin ngayon, sasagutin ko lang yung ibang mga nagtatanong about sa age limit, saka kung pwede daw ba yung high school graduate, saka yung ilang years ang experience, kung pwede daw ba yung hindi ex abroad, saka mayroon pang isang nagtanong kung pwede daw ba yung welder. Kasi nasa Japan siya, maalam siya mag-drive na hanggang 3 tons. Sasagutin ko, magsisimula tayo sa yung about sa yung nagtatanong sa akin na yung kung pwede ba yung welder. Siyempre hindi kung galing ka dyan, kasi trailer truck driver ang kailangan. Pero kung ikaw ay welder tapos mag-a-apply ka ng trailer truck driver, pwede yun kung nandito ka na. Pwede kasi dito pwedeng magpalit ng trabaho, katulad nga ni Koy Nathaniel Samson. Shout out sa iyo, Koy. Kasi siya chef cook siya, tapos dito siya nag from Hong Kong, alam ko chef cook siya. Pagdating dito chef cook, nagtawa, tapos nag-apply ng lisensya, nakakuha, yun, nakapag trailer truck driver siya. Tapos marami nagtatanong, pwede ba ako dyan? Oo, lahat pwede, basta trailer truck driver nga. Tapos about sa age limit naman, ang age limit ay 23 to 45 years old. Pero yung iba, may mga kasama ako na 47 years old. Pero siguro para sa akin lang, ibinabase yon sa experience, kasi sila galing sila ng Europe, may experience sila sa mag-drive sa mga nagyeyelo na daan, kaya ang laki ng advantage nila. Tapos may nagtatanong din kung pwede daw ba yung high school graduate o hindi. Ano yun? Pwede. Yun yung hindi high school graduate, pwede. Pero may processing yun. Tulad yung hindi high school graduate, nag-aral sila ng, nag-enroll sila sa DepEd ng, kuha sila ng ALM. Ewan kung ilang months yun pag-aaralan, tapos mag-e-exam. At nakapasa ka na sa exam doon, consider as a high school graduate ka na. Kaya pwede ka na mag-apply. Tapos about naman sa experience, ano, 3 to 5 years ang experience, dapat yun diretso, yung walang putol. 3 to 5 years experience as a trailer truck driver, para hindi ka mahirapan magkaroon ng EOI, yung expression of interest na galing dito sa Canada. Tapos yung ex abroad, tatanong kung pwede daw ba kung hindi ex abroad, pwede naman yun. Kahit hindi ka ex abroad, pwede yun, basta nga 3 to 5 years ang experience mo. Tapos yung sa part 1 pala, may nalampasan ako, yung sa biometric, may babayaran ka pala dun na 3,500. Tapos pag biometrics ka na, habang naghahantay ka ng schedule ng visa stamping mo at saka PIDOS, ano yon, pag re-reviewin ka na ni Merkan about sa mga written exam dito. Kasi pagdating dito may exam na
ng ano ng para sa class 5 air break at saka class 1 written exam or knowledge exam. Kaya doon pa lang pagre-reviewin ka doon ana doon para pagdating dito hindi ka na mahihirapan. Tapos habang naghihintay ka noon ng PDOS, tapos sa deployment, isang tip ko lang sa deployment, kasi yung deployment ni Merkan ibinabase yan kung ano na yung nalalaman mo sa nire-review mo. Kasi pagka halimbawa marami na nang may visa, tapos medyo alanganin pa sa exam, hindi ka i-deploy ni Merkan. Kung sino yung mga magagaling sa review, yun, inuunan nila na i-deploy kasi gusto ni Sir Jim Clooney na pagdating dito yung walang babagsak, ganun. Gusto nila kasi ganun. Tapos pagdating sa deployment, may babayaran na 5,025 para sa PhilHealth daw yun at saka sa SSS. Hanggang doon na lang muna. Abangan nyo yung kasi ano na yun, nasa documents processing pa rin hanggang sa mga susunod yung mga preparation bago umalis, tapos mga dadalin, mga kailangan. Babanggitin ko na rin sa susunod pa na mga part yung ibang mga pwede at hinding dalin kasi na-experience ko na. Kasi sa PDOS talaga maraming pinagbabawal, pero may mga ano naman pwedeng dalin na halimbawa maraming mga nagpapadala ganun. Huwag lang droga. Nandito na lang muna bago ko tapusin. May nagpapa-shoutout si nagpapa-shoutout sa akin si Jefferson Aman. Shoutout sa iyo bro. Saka yung mga Saldivar, pre, shoutout. Saka yung mga aplikante na susunod. Saka yung sunod na batch sana nung March 26. Kaya mag-alala. Kakarating din kayo dito. Matatapos lang ang COVID. Oh. Nandito na lang muna. Thank you.